pang sanlibutang ulat. Matapang na plano sa pagtakas. Si Giorgio ay nakatira sa isang komunistang bansa ng Romania. Sa edad na 20, nais niyang makaranas ng kakaibang buhay sa ibang bansa na kung saan ang lahat ay malaya. Pinagplanuhang mabuti ni Giorgio kung papaano siya makakatakas. Nakita niya ang maswerteng mga taong sumasakay ng tren mula Bucharest patungong Paris. Habang siya'y nagmamasid, napansin niya ang puwang sa pagitan ng kisame at ng bubunga ng tren. Sakto lang ang puwang na ito para sa kanyang katawan. Hindi kasi siya maaaring sumakay ng tren na walang tiket, subalit ang bawat tren patungong Paris ay tumitigil ng ilang minuto bago umalis sa estasyon ng tren. Sapat lang ang ilang sandali para sa kanya na tumakbo sa tracks, umakyat sa bagon ng tren at isiksik ang sarili sa bakanteng puwang. Sa Romania, isang krimen ang subukang tumakas sa bansa. Tiyak na makukulong siya kapag nahuli. Subalit sa kanyang edad na 20, sabik na sabik talaga siyang maranasan ang kakaibang buhay sa labas ng bansa. Akala niya ay siya ang unang nakaisip na plano ng pagtakas. Pero marami na palang gumawa nito at nahuli. Ang mga gwardiya ay alerto at inaasahan ang mga ganitong estilo ng pagtakas, kaya siya ay madaling nahuli sa kanyang ginawa. Nasalang sa 2 linggong pagtatanong si Giorgio. Tinanong siya ng awtoridad kung siya ay laban sa komunista at kung mayroon siyang lihim na daladala palabas ng bansa. Pagkatapos, dinala siya sa bilangguan upang hintayin ang kanyang sentensya. Si Giorgio ay isang atheist at hindi naniniwala sa Diyos. Simula pagkabata, ipinamulat na sa kanya na ang naniniwala lamang sa Diyos ay istupido. Sa kulungan, may nakilala siya na isang Seventh-day Adventist. Ang kabataang lalaki ay kasing edad niya. Sa pilitan siyang pinagtrabaho sa army at nakulong dahil tumangging magtrabaho sa araw ng Sabbath. Napansin ni Giorgio na kakaiba ang kilos ng taong ito kaysa sa ibang mga bilanggo. Kakaiba ang kanyang mukha, parang napakabait niyang tingnan. Nagsimulang mag-usap ang dalawa. Nagulat si Giorgio, hindi siya estupido bagamat naniniwala siya sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Adventistang bilanggo ang tungkol sa Biblia, na kung saan ay ipinagbabawal sa Romania. Naging interesado si Giorgio na malaman ang marami pa at nagpas siyang maghahanap ng Biblia pagkatapos niyang mapalaya. Mga ilang oras pagkatapos na gumawa ng pagpapas siya, dinala si Giorgio sa husgado upang sentensyahan sa kanyang tangkang pagtakas. Ang alam niya ay bibigyan siya ng mabigat na parusa para hindi na siya tularan pa ng iba. Gayunpaman, ang huwes ay nagbigay ng hindi karaniwang pagpapasya. Palalayain ka agad-agad, ang sabi ng huwes. Tumutol naman ang prosecutor ng estado at nagsabi, gumawa siya ng krimen laban sa estado, hindi siya dapat mapalaya agad. Hindi natinag ang huwes. Lumingon sa pulis na opisyal na nagdala kay Giorgio sa husgado at nagtanong, kailan ninyo siya palalayain? Bukas, lalaya na siya, ang sabi ng opisyal. Habang sinasamahan si Giorgio pabalik sa bilangguan, ang wika ng namamanghang opisyal na pulis ay, tiyak na may kakilala kang nasa mataas na katungkulan. Halos sabihin ni Giorgio na wala siyang sinumang mahalagang taong nakikilala. At napagtanto niyang may isang nasa langit ang maaaring tumulong sa kanya. Kinabukasan, hindi natuloy ang paglaya ni Giorgio. Nang sumunod na araw, hindi pa rin siya pinapalaya. Sa 6 na araw nagtanong ang kanyang Adventistang kaibigan, sigurado ka bang sinabi ng huwes na makakalaya ka na agad-agad? Sa sandaling iyon, naalala ni Giorgio ang kanyang pasya, na mag-aaral siya ng Biblia pagkalaya niya. Pero kahit hindi pa siya nakakalaya ay nagpasya na siyang mag-aral ng Biblia sa loob ng kulungan sa tulong ng kaibigang Adventista. Habang kanyang sinasabi ang kanyang pasya, lumapit ang gwardiya ng selda at nagsabi, "Hindi mo na kailangang lumabas bukas para magtrabaho, manatili ka sa iyong selda dahil lalaya ka na." Ang wika niya.
At iyon nga ang nangyari. Tinupad ni Giorgio ang kanyang pangako sa Diyos. Natagpuan niya ang simbahan ng Adventista at nagsimulang sumamba tuwing Sabbath. Nabago ang kanyang buhay. Hindi na niya hinangad pang muli na tumakas sa Romania. Masaya na siya na natuklasan niya ang isang bagay na higit na mahalaga, ang kalayaan kay Jesus. Ngayon, naninirahan si Giorgio sa Italy at isang matapat na kaanib ng Romanian Adventist Church sa Rome. Siya at ang kanyang asawa ay may tatlong may edad ng anak at walong apo. Linisan niya ang Romania nang bumagsak ang komunista doon. Sa mga araw na ito, hindi pa rin maipaliwanag ni Giorgio kung bakit pinalaya siya ng huwes. Tiyak niya na tanging ang Diyos ang maaaring namagitan sa panahong iyon. Nanatiling may ugnayan si Giorgio sa dating Adventistang bilanggo, na ngayon ay may-ari ng isang construction company. Nakalaya na din siya noon, 2 buwan makalipas na paglaya ni Giorgio. Si Giorgio ay 60 taong gulang na ngayon, puti na ang kanyang mga buhok at may mabait na mga ngiti. Walang anumang bakas sa kanyang mukha ang nagbabadya ng kanyang katangi-tanging karanasan sa Diyos. Palagi niyang ibinabahagi ang testimonya ng kanyang buhay kung paano siya ay ginabayan ng Diyos mula sa pagiging atheist tungo sa pagiging Adventist. Salamat sa inyong Sabbath School Mission Offering na tumutulong na maipalaganap ang mabuting balita tungkol sa kalayaan kay Jesus sa Italy, Romania, at sa buong Inter-European Division na siyang tatanggap ng handog ngayong quarter. Maging mapagbigay tayo.